Kapag umaayaw na yung lalaki, ito ang gawin mo para magbago yung isip niya. Yon. Well, ito. Yung mga partner ba ninyo is kumakalas na sa inyo or umaayaw na? Okay? Well, ituturo ko sa inyo yung tamang paraan para siya din mismo ay magbabago yung kanyang isip, which is magdadalawang isip siya. Na uy, teka lang, mukhang nagkamali ako ah. Mukhang hindi yung ito yung gusto kong mangyari. Yes, na parang teka lang, parang ayaw kong kumalas, okay? Well, ito, ituturo ko sa inyo kung anong tamang paraan or yung mabisang paraan, yes, para magdadalawang isip yung partner mo na kakalasan ka. Or which is talagang magbago ka agad yung kanyang pag-iisip na kumalas sa'yo. So ito mga utol, isa-isahin natin na yung una sa lahat ay ibigay ang gusto niya. Yes? Na kailangan mo talagang ibigay yung gusto niya. Una sa lahat, kapag kumalas siya, na halimbawa bigla kanyang sinabihan na pasensya na, ayoko na, hindi ko na kaya, tapusin na natin to. Okay? So ito ngayon, wala kang ibang gagawin kundi ibigay mo kung ano yung gusto niya. Ibig sabihin utol ay huwag ka nang kumapit pa. Hmm? Yes, huwag ka na talagang huwag mo na siyang pigilan pa. Huwag mo na siyang tanungin pa na kung bakit. Yes? Kasi ito ha, once kasi na hindi ka na naghabol or ibinigay mo na sa kanya, yung tipong parang wala lang sa'yo, hindi mo na siya question, hindi ka na humingi ng explanations, ay talagang magtataka yung lalaki na uy, teka lang, bakit hindi niya malang ako pinigilan? At saka bakit parang hindi malang siya naghabol, hindi malang siya nagmakaawa, hindi niya malang ako pinigilan talaga na para manumbalik or para magkaroon pa ng karugtungan yung ating or yung aming pagmamahalan. Yes. So, dito talaga mapapaisip yung lalaki na uy, bakit kaya? Ano yung meron? Then, yung unang papasok sa isipan ng lalaki is, mahal ba ako ng babaeng ito? Parang siya mismo ay nagsawa na. Parang okay lang sa kanya. Yes po, utol. Kasi, nagpapahiwatig dito na once na kumakalas yung lalaki sa'yo, or let's say kahit sabihin man natin sa messages or sinabi niya sa'yo personally na once na sinabi ito ng lalaki na ayoko na sa'yo or tapusin na natin, and then binigay mo yung tipong wala ka ng ibang sinasabi kundi parang pumayag ka din. Nagpapahiwatig po ito utol na ikaw mismo ay handang-handa na. Na nagpapakita rin ito na nakabuelo ka na. Na mas lalo siyang makakaramdam na parang naunahan mo pa siya. Na yung buong alam niya talaga is parang, oy teka lang, parang nakakuha na siya ng buwelo ah. Hindi man lang siya nagtanong. Yes, hindi man lang niya ako pinigilan. Hindi man lang siya nagmakaawa. Hindi niya man lang ako hinawakan at saka magmamakaawa sa akin na wag ko siyang iiwan. Parang yung babae na ito is nakakuha na ng buwelo. Parang, I think nakamove on na siya eh. I think parang baliwala na sa kanya eh. Yes, utol. So kapag ganito kasi, na once na ito na yung maiisip ng lalaki or mararamdaman niya na parang naunahan siya, syempre, sino ba namang gusto na tao na mauunahan siya sa pagkalas? Kundi wala. Hana, teka lang, parang naunahan ako dito ah. So syempre, siya itong masasaktan. So ngayon, once na ito ay binigay mo and then hindi ka na nagparamdam sa kanya na parang ibinigay mo talaga na pinanindigan mo kung ano yung sinabi niya. Yes, na tinanggap mo lahat-lahat. Na okay lang sa'yo. Ito mga utol, trust me. After one day, two days, three days, four days, ay magpaparamdam yan. Nakakamustahin ka yung tipong walang nangyari. Na babe, kamusta ka na? Yes? So ganun pa man, kailangan mo talaga utol, ay magmatigas ka muna. Okay? Dahil sa pagparamdam niya, na bigla kanyang kinamusta, is ito na ngayon, is dito na siya makapag-isip talaga na magbago yung pasya. Ha, na kanyang desisyon. Na oy, ayoko munang kalasan to kasi parang naunahan pa pala ako. So ngayon, kukuha muna ako ng buwelo. Yes. So ganun po yan mga utol.
na kailangan mo talagang ipakita sa lalaki na hindi ka takot na mawala siya. Kailangan once na kinakalasan ka or inaayawan ka na ay wala kang ibang sasabihin dito. Less talk ka na or no talk ka na. Kasi kapag wala siya makuhang validations or explanations din na galing sa'yo or katanungan man, is siya pa itong mabibigyan ng question mark sa kanyang isipan. Teka lang, bakit kaya parang wala lang sa kanya? Yes. So, ganun na nga, talagang papasok sa isipan ng lalaking ito na parang naunahan mo na siya, na matagal ka nang nagsawa sa kanya. Kaysa hinabol-habol mo pa utol, kaysa pinigilan mo pa siya, or di kaya isang ayaw mong pumayag na maghiwalay kayong dalawa, ay mas lalo talagang magugustuhan ito ng lalaki na pahirapan ka. Kasi binigyan mo siya ng power eh. Mas lalo mo siyang pinalakas. Na uy, ang lakas talaga ng karisma ko. Kahabol-habol talaga ako. So kita mo, kinakalasan ko yung babaeng ito, ayaw niyang pumayag. Kasi kahabol-habol ako. Yes. So yun po yung papasok sa kanyang isipan. Yun po yung mararamdaman niya. Mas magiging powerful siya. Pero kung inechepwera mo, binigay mo yung gusto niya, na ayaw mo na rin, yung tipong sige, kung ayaw, kung yan ang gusto mo, okay, ano pa yung magagawa ko? Yes, yung tipong ganon. So kapag wala ka ng maraming katanungan sa kanya, siya talaga itong mapapaisip. Yes, so ganun po yun mga utol. Yun po yung tamang paraan. Kailangan talaga ay ipakita mo na hindi ka takot na mawala siya. Once kasi na pinapakita mo na parang may takot ka, na parang nanghihinayang ka sa kanya, nako, tapos yung maliligayang araw mo, na mas lalo ka pa talagang masasaktan at saka mahihirapan. So again ha, once na kinakalasan kayo, hindi mo na deserve yung ganitong tao eh. Kasi siya mismo ay kumakalas sa'yo. Na kung tipong parang tinatakot ka pa niya. So okay ba sa'yo yun na magjowa kayo and then nagtatakutan kayong dalawa? Nagmamataasan kayo ng pride? Yung tipong mind games, yes, na tinatawag. Na tinitignan ninyo yung bawat isa kung sino ba talagang naghahabol. Kung gaano ninyo kamahal yung bawat isa or kung mahal ka ba talaga niya. So kapag ganun utol, is toxic na yung relationship na ganyan. So if I were you, kapag hinahamon ka na niya ng hiwalayan, ibigay mo. Huwag ka nang magdadalawang isip pa. Kundi parang ano, parang kanta na ibigay mo na ang aming Christmas bonus. My God. Matagal pa pala yung Pasko. So ganun po yun mga utol. Okay? Yun po yung tamang paraan. Ibigay mo na talaga. Ha? O di kaya ay yung tipong parang ipamimigay mo na rin siya. Okay? So yun lang po mga utol. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang na pinaglaban ko para lamang di mangira.